Pangaralan, tauhan, lugar at insidente sa programang ito ay katang-isip lamang at hindi nagpapakita ng mga totoong tao, lugar o pangyayari o kumakatawan sa anumang aktwal na organisasyon. Anumang pagkakahalintulad sa totoong buhay ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Paano kung buhay nga si Saal at binabalik ang kanya? Lahat na ito ay puro paano pa lang. Hindi pa tayo nakakasiguro. Kailangan pa rin natin mag-ingat. Nasa hospital pa rin si Jet. Ayoko may mangyaring masama sa inyo. Kaya I want you to take the necessary precaution. Pakikilusin ko na ang intel natin. At kung kailangan nyo, ilipat sila Ninda at si Alex sa ibang bahay. Gawin mo na. Salamat, Bok. Huwag na ako sa inyo, ha? Ninong, pinta kita. Si. Maupo ka, Alex. Ano mo ba ako? Tatay, di ba? Bakit mo itinago sa akin yung tungkol sa regalo? Pa, hindi naman tatanggapin kahit anong paliwanag ko eh. Kaya dun ka sa nino mo nagsasabi? Kasi ho, nakikinig siya sa akin. At ako hindi? Pa, narinig mo na ako. Pero hindi ka naman talaga nakikinig. Kasi kung nakikinig ka talaga sa akin, ako yung papaniwalaan mo. Hindi si Congressman. Tinanong ko sa iyo yung ebidensya. Ang sabi mo, wala. Pa, lagi ako may ebidensya. Pero hindi niyo ako pinapansin. Hindi ba sapat sa inyo na sinabi ko kung ano nakita ko? Alam mo, ang hirap sa'yo, Alex. Lahat na lang na nakikita mo, pinakikialaman mo. Inilalayo lang kita sa kapahamakan. Pa, sa kapahamakan? Mas napapahama ako kasi hindi ko naman alam kung ano yung totoo. Biloso po ka. Pero hindi mo ginagamit yung utak mo. Sukat ba namang hindi mo sabihin sa akin yung tungkol sa regalo? Alam mo bang nilalagay mo sa kapahamakan ang buong pamilya? Pa, pamilya ko rin sila. Hindi ko hayaan mapahamak sila pa. Pamilya ko rin kayo. Hey. Pinakausap pa kita. Huwag mo akong tatalikuran!
Congressman. Papunta ako ngayon kay Hasan. Dala ko yung pera. Ano? Di ba sinabi ko sa inyo, huwag kayong kikilos na walang timbre sa amin? Alam ko, bukas pa dapat kami magkita, di ba? Pero nag-iba siya ng planong gusto niya ngayon na. Ibigay mo sa akin ng detalye kung saan kayo magkikita. May plano ka? Baka sumablay ka. Hindi ako sasablay kung makiipagtulungan ka. General, ayaw ko pang mamatay. Kung kailangan magbigay ako 10 to 20 million gagawin ko. Mabuhay lang ako. Congressman, mag-isip ka. Hindi natin mahuhuli ang mga terorista kung hindi ka makipagtulungan sa amin. Anak, laban lang. Laban lang. Huwag mo ko iwan. Huwag mo ko iwanan ulit, Hakim. Anak. Anak, iligtas niyo ang anak ko. Parang awa niyo na. Hakim. Ma'am? Pero sandali lang. Kailangan ako ng anak ko, Hakim. Hakim. Sandali. Hakim, anak! Tama si Victor. Maaaring hindi nang haligtas ang pamilya ko. Masyado nang maraming nangyayari. At siguradong may koneksyon yung kay Saal. Pati yung regalong para kay Hakim. Kaya kailangan ko na sigurong ilipat talaga ang pamilya ko. Huwag kang mag-alala, sir. On the way na yung mga tao ko dyan. Habang hindi pa kayo nakakahanap ng malilipatan, ako na munang bahala sa security nyo. Sisiguraduhin kung walang makakalapit nang hindi ko nalalaman. Salamat. At hanggat maaari, sa atin na lang muna ito. Yes, sir. Parang awa niyo na. Ma'am, paano-ano niyo po yung pasyente? Anak ko. Pa-fill up na lang po ito, ma'am, para ma-admit na po namin siya. Thank you.
nasan ka na ba? Sumagot ka naman. Hindi pa rin ba nagre-reply? Hindi. Mabuti pa itawagan mo na. Hello, ate. Nasaan ka ba? Ba't hindi ka sumasagot sa text ko? Ate, mana-aksidente si Hakim. Ano? Anong nangyari? Nasaan ka ba kasi? Nandito ako sa ospital. Tinala ko siya sa ospital. Ano? Ate! Delikado yung ginagawa mo! Eh, paano kung may makakilala sa'yo dyan? Walang makakakilala sa akin dito. Ate, mag-isip ka naman. Hindi ko pwede iwanan na anak ko. Ate, umulis ka na dyan. Ayaw ko siya iwanan uli. Saan bang ospital yan? Ako na hinihingi mo. Pwede mabuti. According to plan. Good. Very good. I'm glad to see you are being focused and not entertaining any distractions. I still have a lot of things to take care of, but I will try to be back by the end of the month. Take your time. Don't worry about us. I have everything under control. Sal. Anong balita? Wala pa rin eh. Baka naman kaya hindi natin sila mahanap dahil... Ipagpatuloy niyo ang paghahanap niyo sa kanila. Hindi ako titigil hanggang hindi ko sila nakikita. Naiintindihan mo ba ako? Yes, boss. Kumpirmadong patay ang isang dating kongresman mula sa Mindanao. Natagpo ang walang buhay sa isang abandonadong warehouse si dating kongresman Sakili. Sinasabi ko na nga ba eh. Sir, patay na si Sakili. Pinatay siya ni Saal Al-Huraji. Sir, hindi pa tayo nakatitiyak. Wala pa mong intel report. Kaya nga we need to confirm kung patay o buhay nga si Saal Al-Huraji. Trabaho mo to, Fonti. Sorry, sir. Get your best men on the job. Yes, sir. Sa labas. Pinadala daw sila para maging security dito. Ano pala nangyari? Dante, hindi kaya may kinalaman to dun sa nangyari sa congressman? Baka tama si Alex. Excuse me, ho. Pwede po bang makigamit ng telepono? Salamat po. Hello? Hello? Si Minda Barasigan po ito. Nanay ni Alex Barasigan? Oo, eto nga. Na-aksidente ho ang anak niyo, nandito siya sa St. Christopher's Hospital. Ano? Sino to? Bakit? Sino to? Bakit? Dati si Alex na aksidente! Ano? Ano?
susulatan yung admission form, wala akong maisulat. Pati yung birthday niya, alam ko yung birthday niya, pero alam ko hindi yun ang ginagamit niya. Sarili kong anak, hindi ko kilala. Ikaw kilala akin siya, pero hindi ko pwede. Ayaw ko na naiwanan, ngayon lang kami kinakita. Makinig kayo ako! Ate, naiintindihan kita. Pero mas delikado tayo dito pag hindi tayo umalis ngayon. Mas mawawala si Hakim sa'yo. Ayoko naman siya. Walang nakakakilala sa kanya. Hindi mo siya kilala. Kaya yung form na yan, ang makakasulat lang dyan, ay yung taong kilala siya at hindi ko yun. Umalis na tayo. Miss! Miss, yung pasyente ninyo, Alex Marasigan, ako nanay niya. Nasaan siya? Kayo po ang nanay ni Alex Marasigan? Oo, bakit? Yung babae pong nagdala dito kay Alex Marasigan, ang sabi niya siya rin po ang nanay. Babae? Miss, imposible. Ako nanay niya. Anak ko si Alex Marasigan. Nasaan ba siya? Ate! Alikot! Ate! Halika na, umilis na tayo. Andiyan na yung pamilya niya. Sila na bahala kay Hakim. Halika na. Tayo ang pamilya niya. Tayo! Ante, ano ba? Sige, dumito ka. Pero kapag nahuli ka nila, tingin mo makikita mo pa si Hakim? Sa kaliwang torso ang inyong anak, Mrs. At kailangan po itong linisin para huwag magkaroon ng infection. It will take about 2 to 3 months para gumaling ang sugat. But in 3 days, kung wala pong magiging komplikasyon, he can be discharged. Salamat po to. Sige po, paano maiwan ko na po kayo? Salamat to. Ma, eh, gusto ka ba? Ibuli mo na kami ng pagkain. Sige, pa. Sasabay na rin ako. At meron din akong kailangan na sikasuhin. Oh, sige, pa. Hindi. Oh, huwag na kayo masyadong magpakalayo-layo, ha? Sige, pa. Form ni patient Marasigan, paki-fill up na lang po kasi hindi natapos ng babae kanina. Thank you po. Hindi pa stable ang kondisyon ni Alex. Aayusin ko muna to. Ikaw muna ang bahala dyan sa mga paperworks. Binalaan na kita. Ngayon, unti-unti na sumasabog ang mga sikreto mo. Aayusin ko to. Ate, dapat lang. Kundi hindi lang si Alex ang mawawala sa buhay mo. Kundi buong pamilya mo. Wala na si Congressman. Patay na siya. Malakas ang kutob ko. Si Saal Al-Huraji may kagagawa nito. Magkita tayo, ha? Kailangan natin pag-usapan kung ano ang gagawin natin kay Saal. Na-aksidente si Alex. Andito siya sa ospital. Ano? I'm sorry. Kamusta na siya? Okay naman, ha?
Sigurado ko bang aksidente yung nangyari? Yan ang aalamin ko ngayon. Sige. Ako nga pala si General Marasigan. Commander ako ng 1st Infantry Division sa Mindanao. At meron akong classified info na may mga nakapasok ditong terorista kanina. Kaya kung maaari, Chief, kung pwede, pakitulungan mo ako sa pag-review ng inyong mga CCTV. Pwede bang i-focus mo dun sa babae niya? Sinasabi niyo, ililipat si Alex. Na-arrange ko na ang lahat. Dati, ano ba talaga nangyayari? Basta. Dati, tumuno! Tumuno yung pagsisinungaling mo sa akin, ha? Pagdating sa trabaho mo, gusto mo sarili na niya na mga sikreto mo? Sige. Pero hindi pagdating sa mga anak ko. Terorista ang babaeng nagdala kay Alex dito. Matagal na siyang nasa watchlist ng militar. Nakikwento niya na si Alex sa Mindanao. Kaya posibleng namukaan siya, kaya siya nasundan dito. Pero hindi ko maintindihan eh. Kung totoong terorista siya, bakit niya iniligtas si Alex? At bakit niya sinabi dun sa nurse na siya ang nanay ni Alex? Dati, totoo ba? Totoo ba? Ha? Totoo ba? Siya ang nanay ni Alex? Hindi ko alam kung bakit na sinabi yun. Siguro dahil para hindi siya magmukhang kahinahinala. At saka alam mo, kung sino pa yung mga mukhang maaamo, yan yung mga gumagawa ng kasamaan. Pero iniligtas niya si Alex. Hindi kasamaan na magligtas ng tao. May retrato ka ba niya? Kilala ko siya. Dati si Amara to. Kinala mo? Oo, naging kaibigan ko siya. Pagkatapos niya ako tulungan. Excuse me, ho. Ano po yan? Ikaw ba si Amara? Hindi Amara ang pangalan niya. Dati, nakapunta na siya sa bahay natin. Alam niyo kung saan tayo nakatira? Hindi tayo titigil agad hindi natin sila nakikita. Mahuhuli. Pinta ka ba kami alam ko sa kanila? Baka alam ko kung saan natin sila pwede makita. Dati meron silang tindahan sa Gracio Market. Pwede magtanong? Ito, sir. Ma'am, kilala niyo ba yung may-ari nitong tindahan na to? Opo. Alam niyo ba kung saan sila nakatira? Doon po sa may looban. Pwede niyo bang ituro? Sige po. Okay.
iwan lang, anak. Huwag mo akong iwanan uli, Aki, anak. Hintayin mo ako, anak. Mabalik ang kita. Okay, manak. Laban lang. Laban lang. Anak, laban lang, anak. Tulungan niyo, anak ko. Anak, huwag mo ako. Hakim, meron sandali na kailangan ako ng anak ko, Hakim. Hakim! Hakim, anak! Tumawag sa akin na ng Hakim. Pasin niyo yun? At bakit niya ako tinawag na anak? Magpahinga ka na muna. Saka na natin pag-usapan yan. Pa, hindi. Yan ang lagi niyong sinasabi sa akin na huwag natin pag-usapan. Pa, terorista ang babae yun. Naka-inkwentro ka niyo yun dati. Bakit niyo tinawag na anak? Ikaw na rin nagsabi, terorista siya. Kaya kahit ano, gagawin o sasabihin niya para lang makalusot. Iniligtas niya ako. Pa, hindi niya ako hinahayaang mamatay. Totoo ba? Totoo bang anak niya ako? Hi, Alex. Good morning. Kumusta ang pakiramdam? Medyo elevated ang heartbeat mo. Anyway, schedule na lang ulit kita for another CT scan. Okay naman ang initial findings mo, pero kailangan pa rin nating makasigurado. Excuse me. Excuse me po. Thank you, Doc. Puno. Sir, diesel po. Oo. Bibili muna ako ng makakain natin. Natin. Sige. Iniimbestigahan pa rin hanggang ngayon ang pagbaslang kay dating congressman sa Kili. Sa ibang mga balita, inaasahan na naman ang pagpasok ng... Amir, bilis mo. Nagtatalo ba kayo ng anak mo?
Sinabi ko na magpahinga siya. Pero mapilit eh. Natural. Kilala mo yung anak mong si Alex. Hindi titigil yan hanggat hindi niya nakukuha yung mga sagot sa tanong niya. Anong gusto mong gawin ko? Kausapin siya habang gano'n ang itsura niya? May panahon para pag-usapan niya. Pero hindi ngayon. Yan ba talaga ang dahilan? Ha, Dante? O ayaw mo lang talagang pag-usapan? Ayaw mo sabihin ang totoo? Dante, tama na! Alam mo, Dante? Dante, dahil sa mga sikreto mo yan, napapahamak na ang pamilya natin! Sa auntie niya, ma. Sigurado ko lang kung okay lang din kayo. Ako naman. Ayos lang kami. Sigurado po kayo, ma? Oo naman. Ako, usapin ko na muna si Lucente. Rashid, ako na lang muna magmamaneho. Kailangan mo magpahinga. Huwag ka mag-alala, kaya ko pa. Kailangan muna natin tumigil siguro. Hindi mo pwede nasa daan na lang tayo. Kailangan muna nating lumayo at makasigurado na hindi tayo nasusundan. Kailangan natin makahingi ng tulong. Pero sino bang lalapitan natin? Si Gov kaya? Hindi ba't ang sabi niya nung huli, mas mabuti na huwag na daw siyang kontakin pa? Sinubukan ko siyang tawagan eh. Pero hindi ko na siyang makontak. Baka nag-iba na ng number yun. Huwag ka mag-alala. Makakahanap din tayo ng ibang tutulong pa sa atin. O, nandito sa Maynila si Gov. Salamat. Posible. Magandang umaga, Gov. Sal? Ako nga. Kamusta kayo? Buhay ka. Buhay na buhay. Bakit ngayon ka lang nagparamdam? Sakala natin pag-usapan yan, Gov. Sa ngayon, kailangan natin magkita. Salamat, Gov. Pero hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam niyo ba kung nasan si Naina? Last year pa, nung huli ko silang makita, nung akalang lahat ay patay ka, bigyan ko sila ng pera para makapagsimula muli. Pagkatapos nun, hindi ko na sila nilakita pa. Salamat, Gov. Kailangan ko ang tulong niyo para mahanap sila. Makakaasa ka. At makakaasa ka rin na walang makakaalam ng iyong pagbabalik. Salamat, Gov.
Salamat sa likod. Anong problema? Ate, sandali lang. Anong problema, Rashid? Sige, gawin mo na. Doon na lang maghihintay. Bilisan nyo na, bilisan nyo na. Isang araw na yung lipad ko pabalik ng Mindanao. Alam mo lang kung anong problema ang kailangan ko harapin pagbalik dun. Hindi ka pa magigising? Gusto ko sana bago ako makaalis, umahon ka na dyan eh. Walk. Uy, hindi sa pinipressure kita. Sige lang, kahit tagalan mo pa. Basta mahalaga, pagaling ka. Sir. Adis. Papaalam lang po ako. Pinababalik na po ako ng 4ID. Salamat sa pagdalaw. Nakadalaw ko na rin ba kay Alex? Kay Alex mo? Kailangan may gawin ako. Buddy! Ranger! Buddy! Alex! Kamusta? Buddy! Buddy! Kamusta? Kung muna ako. Ah, buddy. Kaya nandito. Ano pa? Siyempre. Nadalo pa. Bili lang ako pa nga namin ng prutas, oh. Ubusin mo yun, ha? Para gumaling ka. Pala. Michael, ba't nandito ka? Aba, siyempre. Pinadalaw kasi kita. Gusto ko ito makita. At saka may good news ako. Magaling na yung chunk ko. Babalik na ako sa SR training. Oh, starting next week na yun. Congrats. G-Ranger noon ako. Kayo, buddies. At nandito kayo sa Maynila? Ayaw mo? In-observe na tayo ng Texon. Dito na tayo lahat naka-assign. Magkakasama na tayo. Ulit. Alex. Nga pala, alam mo sabi nila, ang talagang dadalawin namin dito si Jethro, hindi naman ikaw eh. Sabi nila? Wala akong sinasabi ngayon, ikaw lang yun ah. Biro lang. Pero, kailan tayo gigimik? Ano ba naman itong reunion natin? Ako magte-training ako, papahirapan ako, tapos wala man lang gimik kahit isang beses. Hoy, Michael, di naman ginusto ni Alex yung nangyari. Ang ano yun? Michael talaga. Alex, ano pa talaga nangyari? Buddies, yung babae na kaengkwentro natin sa Mindanao, yung nanay ni Saan, buhay pa pala siya. Ha? Huh? Kinaibigan ni si Mama. Para sa? Para gantihan kayo? Nakita ko siya, sinusundan ako. Hinabol ko siya para huliin kaso na aksidente ako. Aksidente nga ba? Baka naman setup yun. Pwede. Pwede yung sinasabi ni Phil. Kasi isipin mo, Alex,
Una, yung mama mo. Tapos ngayon, ikaw naman. Ang laki ng galit sa inyo ng pamilya na yun, sa pamilya mo. Alam mo ba kung bakit? Alex dito. Kailangan na natin siyang ilipat bago pa siya mabalikan ng babaeng yun. Tama ka, sir. Mas mabuti na yung nag-iingat. Pero pagkatapos nun, anong gagawin mo? Yun ba yun? Ayun! Ayun sila, Rashid! Bilisan mo! Kamusta ka? Ayos lang ako. Sinabi ko naman sa'yo mag-iingat ka. Alex naman eh. Hindi pa nga nakakalabas si Jethro ng ospital, sumabay ka naman. Dahil ba wala ka sa combat area kaya hindi ka nag-ingat? Natuloy nga ka pa namang sundalo. Sasagasaan ka lang naman pala. Sorry. Buddy, pasok kayo. Buddy! Laki nito ah! Sila to? Oo. Solo ka lang dito? Pakaganda naman ang kondo mo. Buddy, salamat sa pagpapatuloy ah. Baka yun. Hindi na kayo iba sa akin ano. Alam mo, sayang talaga nung wala si Argelis. Saya sana natin, mas marami tayo. Ay, saglit. Uy! Surprise! Ay, Tudy, guys. He's home. Happy birthday, Phil. Paano yun na lang kung nandito na ako? Ako ba? I bribed your man on guard. I told him. Next niya ako pag naka-uwi ka na. And, good work. Anyways, happy birthday, Phil. It's been a long time. Guys, mga kasama ko sa kampo, si Hello. Mikey at saka si Abe. Mga buddy, mga kaibigan ko at saka si Ori, girlfriend ni Phil. Ex-girlfriend. Right. Handa ko na yung food. Eve, yung cups. Ano sinabi yung birthday mo? Nakalimutan ko eh. Sarili mong birthday, nakalimutan mo? Buddy, hindi naman sila kang i-celebrate ang birthday. Tsaka kung i-celebrate ko man, hindi sa mismong araw dahil nakadepende pa kung kailan dating ng parents ko. So, ayun. Surprise! Happy birthday, buddy. Happy birthday. Ma'am,
naisip ko. Pakiramdam ko lahat ng sinasabi sa akin ng papa ko. Puro kasi ninguningan. Hindi ko maintindihan bakit ayaw niya sabihin sa akin kung ano yung totoo. Alex, hindi sa may kinakampihan ako. Pero hindi mo ba naisip na baka pinoprotektahan ka lang niya? Ma'am, hindi na ako bata para gawin niya yun. May pinagtatakpan siya. Nararamdaman ko. Hakim! Anak! Tinawag niyong anak. Tinawag niyong Hakim. Yung teroristang naka-inkwentro natin sa Mindanao. Ma'am, si Hakim Al-Huraji ay kapatid ni Saan. Ang bunsong anak ni Yosef Al-Huraji. Natatakot ako, ma'am. Paano kung totoo? Paano kung hindi nga ako si Alex? Paano kung ako nga si Hakim Al-Huraji? Nagtanong mo ngayon. Kailangan ko malaman kung ano yung totoo. Sa kahit anumang paraan. Kahit anong paraan? Anong ibig mo sabihin? Alex. Alex, huwag mo sabihin naniniwala ka sa babaeng yun. Masama siyang tao, Alex. Paano kung nililito ka lang yun? Para ano? Para saan? Dahil ganit siya sa pamilya mo. Dahil gusto niyang gumante. Hindi sana pinatay na lang niya ako. Diba? Hindi sana hinayaan niya ako at tumakas na lang siya. Ma'am, nasa most wanted list siya. Matagal na siya nagtatago sa batas. Pero hindi niya inisip yun. Para lang iligtas ako. Gagawin ba yun ang isang masamang tao? Alex, ako na nakikiusap sa'yo. Magpadalos-dalos. Isipin mo muna ang bawat galaw. Tawagan mo na ulit. Tinawagan ko na. Pero patay na yung telepono niya. Kasi natatakot ako. Natatakot ako dahil hindi naman ganito ang ate. Hindi yun basta-basta gagawa ng isang bagay na hindi siya nag-iisip. Paano kung tama ako? Talagang bumalik siya sa ospital, sigurado ako. Inaabangan siya doon. Hindi siya sasantuin ng mga sandalo. Basta sundan natin siya. Maabutan pa natin siya, sigurado. Alam ko, hindi na natin dapat tawagan si Bob, pero kailangan desperado na ako. That's so cool. That's so barbaric. Yeah. That's cool about that. Bro, wala pala yung mga kaibigan mo. Ay, wala ano. Bibigay ko muna sila. Bro, iyan ko sila dito, ha? Kaya lang. Thank you. Hey, sir. Bring mo na kayo. Ay, sige ho. Sunod ho kami. Sige. Sama kayo sa amin, ha? Sige ho. Sige ho. Salamat. Salamat. Ano ba, Hercules? Outnumbered kami dito. 22-1. Halika na. Sorry, buddy. Wala talaga akong masakay ng ganitong oras, eh. Ano ba yan? Mga dahilan, eh. Talaga pa hindi sinabi sa'yo ni Phil yung birthday niya? Hindi
ano pa kayo yung pinaka-close sa grupo? Wala, buddy. Wala siya nabanggit sa akin. Sige, Michael. Tawag kasi ako ni Nani eh. Maki-body mo na lang kay Phila. Hindi siya. Susunod daw sila eh. Tatawagin ko. Pasensya na, guys. Wait, wait. Mga buddy! Ano? Hindi kita lang sus... Wait lang. Andito na pala siya. Tara na doon tayo. Si Benji, ikaw na lang magsabi sa kanya. Sino to? Si Arguelles. Hello? Patingin ka daw. Sino to? Phil. Uy, Arguelles! Phil, happy birthday. Oh. Salamat. Parang medyo lasing ka na ata eh. Sakto lang, tsaka birthday ko naman, ano naman. Losers! Nasa labas na kumon! What are you guys doing here? Nandun na kayo, buddy. Sige, buddy. Hindi, nagkukulong! Eto na, nalabas na. Lalabas na. Lalabas na ha. Yes. Oh, buddy. Mga buddy ha. Deliver na ako ng mas maraming food saka drinks. Wala! Okay, mga buddy! Hey! And, kwento naman kayo. Oh, kwento mo naman siya, buddy, ha? Sige na. Diba sabi ng doktor, masyadong paggalaw, bawal sa'yo yun? Tsaka nakisa pa. Gusto ko naman itong ginagawa ko eh. Siyempre, nanay mo ko. Dapat inaalagaan kita. Sige na. Para lumakas ka na, ha?
kailangan ako. Saan mo tinago si Akin? Ilabas mo siya! Nasaan ang anak ko? Wala na yung anak mo. Matagal na siyang patay. Hindi! Sinumahin ka. Buhay ang anak ko. Alam natin pareho na buhay si Akin. Bakit pa ba ako nagtaka na kinaya mong kunin ang anak ko? Eh, tinraitor mo naman ang asawa ko. Pinagkatiwalaan ka ni Yosef. Pero tinraitor mo siya. Tinuring kanyang kaibigan. Dahil iba ang turing mo sa kanya kahit alam mo! Kahit alam mo, namuro siya! Pangako mo lang sa akin, uubusin mo sila. Wala kang titira ni isaman sa grupo ni Yossi. Pangako kayo sa akin. I-continue yung pamilya ko. Alam mong hindi kayang gawin yun ni Yosef. Ang mga ibinibintang ninyo sa kanya, sa amin. Gusto lang namin magkaroon ng boses, pero hindi mo siya pinakinggan! Thank you.
ako ang pumatay sa ama nito. Kaya tungkulin kong ako magpalaki nito. Iuwi ko siya. Hindi ka nang iiyak. Okay ka na dito. Si Yasmin alura sa area. Pero tayo natakasan. Gantihan natin ang sundalong yun na tumukot kay Kim. Papa
Papatayin natin siya! Papatayin natin siya! Walang iyak ka, dati! Babawiin ko sa'yo ang anak ko! Dante? Siya! Siya ang kumuha kay Akim! At pumatay kayo, Sam! Kilala mo si Pai? Pai, paano mo sila nakilala? Nakuna ko pa lang siya nakita. Nakilala ko na agad siya. Nakilala ko. Sa kapila ng pagiging sundalo niya. Hindi ko siya pinilit timbanghin kung anong mas mahalaga. Kung ang pagiging moro o pagiging sundalo, siya ang namili. Ate, bakit ngayon mo lang sinasabi sa amin ang lahat ng to? Nakilala mo palang mismo ang taong pumatay sa ama niya? Nagpalang ako sa baby. Lalo na nung nakita ko yung pamilya niya. O, paano? Oo, tulungan natin sila. Ganun talaga ang natanong discipline. Yes. Excuse me, ma. Go ahead. Dante, paano ka nakapagsasaya kasama ng pamilya mo kung ipinagkanulo mo naman ang kaibigan mo? Hindi mo sinabi kay Sala katotohanan? Dahil malalim ang pinagsamahan ni Yosef at ni Dante. Ate, alam mo ba itong ginawa mo? Ha? Pinagkait mo kay Sala totoo. Ni hindi mo lang niya na ipagiganti ang ama niya at si Akim. Namatay si Sahal nang hindi niya nalaman ang katotohanan. Alam ko! Kasalanan ko! Alam ko! Akala niyo ba nakakatulog ako? Kahit nagpilit akong magbagong buhay, minapagabag ang loob ko sa tuwing naiisip ko lahat ang itinago ko kay Saan. Lahat. Pero dahil dito namatay si Saan sa laban na ito, pilit ko siyang kinalimutan. Hanggang nakikita ko! Hanggang nakita ko muli ang asawa niya! At ang balik lahat! Lahat ng pupot at galit sa puso ko! Ikaw ba si Amara? Amara, kung sakali lang na mabilis ang trabaho ninyo, maaga kayo matapos, pakitawagan lang ako dito sa number na ito. Binala ko siyang patayin! Tapos na yun! Ngayon! Pati anak ko, ninakaw niya! Kaya ang galit ko sa kanya, pati ma, Babawiin natin si Akim!
Mami! Mami! Mawihin natin si Aki! Mawihin! Mawihin! Pinaghahanap pa rin hanggang ngayon ang mga terorista sa pamumuno ni Yasmin Al-Horaji, ina ng napaslang na teroristang si Saal Al-Horaji. Tinutugis pa rin sila ng mga pulis sa kasalukuyan. Ina,